good morning, amigos and amigas. May lakad kaming tatlo, ang Tres Marias of Montreal. May pupuntahan kaming lugar na first time ko pa rin mararating. At ito yung aming nadadaanan, ang highways. At kung mapapansin nyo, malabo kasi may smog today dahil may sunog na naman daw sa Quebec. Meron na naman sigurong forest fire, grass fire, ano ate? Grass fire sa Quebec. Kaya ito na naman, meron na namang smog ang Montreal. Ito ang aming pilot ngayon, si Ate B. Thank you, Ate Baby. Welcome. At ngayon ay idadalhin nyo na naman ako sa ibang lugar. At si Stacy, nandoon sa likod. Ayun, sis. Kaway-kaway. Kami yung Tres Marias ng Montreal. Mamaya, dadalhin ko kayo kung saan kami pupunta. Bye! Wala lang smogs, makikita nyo ang ganda ng highways ng Montreal. May smogs lang eh, kaya. Rosary. Kami sa St. Hilaire. At ito yung lake ng St. Hilaire. At sa harapan naman niya, makikita nyo yung bundok. Kahit medyo masmog, naaaninaw nyo pa rin yung bundok. Napakagandang lugar. Peaceful town. Andito naman yung anak ni Ate Baby. Kaya pupuntahan namin, mamamasyal kami sandali. Pero, oh. Ganda nga, may lake nga. Oh, ganda nga naman ang lugar. Hyacinth. St. Hyacinth. Ah, hindi pa ba St. Hilaire ito? St. Hyacinth. Ito ang entrance ng lugar ng anak papunta doon. Oh, ang ganda oh. Ganda ng harapan. Ang ganda ate ng lugar niya. Kaya bihira silang pumunta ng Montreal. Kasi dito lang, okay ka na eh. Ganda. Kaya medyo maaaninag na natin kasi medyo kumuntay na yung wala na nang hindi na masyadong makapan yung smog. Isang lugar sa Quebec. St. Hilaire. Town ba? St. Hyacinth. Ng Quebec. Quebec, no? Hindi na siya Montreal. St. Hyacinth. Parang wala pang pollution dito. Wala. Tourist spot eh. Oo. Walang pollution dito. Maganda. Meron kami pinuntahan na pinuntahan namin kanta yun katabi ng parang mismo ng lake. Oo. Tapos pag dire-diretso mo pa itong St. Hyacinth, ano na, anong lugar? Walang dead end ito, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Kaya marami pa rin sasakyan. Forest siya. Siguro ang daming bikers dito ate. Oh, yeah. Pag summer dito matraffic kasi papunta sila sa ano diyan sa apple orchard. St. Hyacinth. May mga unique ang mga bahay dito. Oo nga, ganda. Ayan, nadala ko kayo ha sa ibang lugar ng Quebec. Ito ay nasa paanan na ng bundok. Ayan. Nasa paanan na ito ng bundok at sa kabilang side naman, lake.
dito na kami. Arrive in your destination. Ito na ang bahay ng anak ni Ate Be. Oh, sige, tayo na. Tapos malapit lang dito ate yung church. Ha? Malapit lang dito yung church. Ah, ah. Nadaanan natin eh. Ah, nadaanan natin. Pero yung isang gustong puntahan natin, eto. Ito na yung lugar ng anak ni Ate Baby. Ay, lal! Yung dog. At ang likod niya is apple orchard. Nice. It's very quiet place. Very peaceful place. Ito ang lavender. This is lavender, Ate Be, di ba? Yeah. Mm. Bango. Yan ang lavender. Look at that. Hindi lang panahon pa ngayon ng apple. Ang apple picking is October, pero ito yung kanilang backyard. Apple orchard. Background ng bundok. Ayan. Ang ganda. Gasis, no? Mm-hmm. Puro forest yung nasa likod. Ang ganda tingnan. Yeah, it's nice. Hindi pala public ito. Pang ano lang. Pang yung consume? Pang consume hindi lang? Pang, hindi public. Meron daw silang hinahire na wala nag-ano. Kanila ba yung orchard? Yung apple? Hindi, hindi. Sa kabilang hindi, ano? Pero pwede silang mag-pick. Oh, pwede silang mag-pick ng apple. Meron sila. Yung lalaki ba ang anak? Oo, yung lalaki. Oh. Yung asawa daw ay French. Oh. Nice. O ayan, nadala ko na kayo dito sa St. Hilaire. Anong puno kaya ito, sis? May bunga. Hindi kaya ito ang ano? Cherry siguro. Cherry? Or pears. Ha? Huh? Ang dami niyang bunga. What kind of tree is this? Oh, it's not. It presents small apples, but you don't eat it. Ah, it's more yeah, for is, decoration. There is an apple that, yeah, I know. Yeah. Apple, variety of apple. I'm not sure what it is. But it does have little, looks like apples. Uh-huh. You can't eat it. Mm-hmm. It's all forest. Which is nice. Nice, no? Yeah, it's green. But sometimes nice. We just sit here and you don't make mm-hmm. yeah. fire and stuff like that. So. Yeah, it's a very peaceful place. Yeah. Very, and sometimes we have deer that come here. Yeah. Deers and rabbits. Huh? Yeah, the deer. Really? But you know, we could just walk there and get some apples. But it's not out yet. It's slowly coming out. That's mm-hmm. wild animals. Yeah, the wild animals. That wild animals. Yeah, it's nice. Starting to come out. But you could even just walk all the way down there if you want to. We don't get stopped. It's just because we're. Tingnan niyo ang background ko, apple orchard. Ayan, oh. Yan. Pero hindi to akin. Nakikimain lang ako. At ito na yung part ng bahay ng anak ni Ate Be. Wow. This is nice. This is nice. It's yeah, the baul. She's very friendly. Hey, did you put that yesterday? Yeah. About it 2 weeks ago. Yeah. I want white, but they have no size. That's white. Okay. Yeah. Nice color. Let's get in the morning in winter. At ito yung wipe ng kanyang anak. He burned the old back of the couch. Pure Quebecois. Yeah. I said, okay, it's about time we add something before burn everything. Yeah. I'm with still in renovation, man. You see? Ate Be. I like your what do you call that in the Philippines? Yes, baol. Kaban. 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 Yeah. Antique. Yeah. It's beautiful. Very beautiful house. Very simple. Yeah. Nice. We're still not finished.
It's just a little here and there on that too. And the background is very nice. Yeah. Yun ang anak ni ate me. Ito ang kanilang dining room. At ang the best, ang maganda talaga dito ay yung kanilang labas, yung background nila sa labas. Yung background nila sa labas ay bundok. At yun yung kanilang apple orchard. Green, green, green. We do a lot of transformation. Nice house. Finished kitchen. You open the cupboard. She's a designer. Interior designer. Ah, nice house. You can do the highest of interior designer, but I work at primary school with autism child in regular class. At mayroon din sila basil. Ito yung kanilang basil. Yeah, we actually did the tables. We did it ourselves. A lot of work, but worth it. Very nice. Aakit na kami ng stairs. Akin ng... I speak Tagalog, Filipino for the Filipino viewers. I don't feel really worried about that. Ayan na. Pinayagan akong umakit sa kanilang bahay at magkumuha ng video for the Filipino viewers. Ayan, ang ganda. Oh my gosh. Ganda ng view. Ah. Lalo na pag walang fog, ano? Oo, mas mag. Maganda yan pag ano. Ako, alam mo Ate Be, masayang-masaya ako na dala mo ako dito. Ang ganda. Yeah. Yeah, ibang dimension ng tayo sa kabila. Canada. Sa kabila. Girl, ibang dimension ng Canada. Yeah. It's very nice. Nice house. At pinayagan akong i-video ang kanilang bahay. Ito naman yung anak niyang babae. Yeah, you know, we have to read that one too. Magulo, alam mo na naman. I'm sorry, I'm not sick. Yeah, okay. It's the thing. Yeah. 2 weeks ago, I have a bronchitis because that. Okay. When I breathe that outside at the school, begin to cough after a couple of days. And this is the pug. Oh, yeah, I don't want to go outside. Yeah. She likes pug. Hey, this is me actually on the picture. Where's the picture's there and there. It's me. Oh, wow. I'd be 17 years old on that one. Oh my God. 18 on the ballerina one. You know what? You're so pretty. Thank you. Long time ago. Even now. Thank you. Oh. I have my days like everybody at that age. At that age. Yeah. She has her own balcony. It's a nice view. Yeah, it's okay. She's only one girl? One girl. That's why. She's spoiled. Oh, the burning. Yeah. Oh, on our way here. Oh, my. This is where we make our fire pit. Mm-hmm. Which is nice. That's the real stone. Mm-hmm. Yeah. Ganda ng kanyang swimming pool, family pool. At ang panalo ka dito, yung background nila. Napakaganda. Malayo ka sa ambiance ng syudad. Diba, sis? Yeah. Peaceful. Nice view. Yeah. Ito yung gusto kong view. Ito, ang ganda ng view ko. Ito yung home office. The girl is a designer. And the boy's king. Yeah, he's a mess. Close the door. Well. And this is the entertainer room. This, I'm very handy. You're a handy woman. Yeah, you're a designer. You have to. Yes.
My designer knows like everything and knows what they want, si and sa. They can do what they want. Yeah. Yeah. I make you my plan father. What you want. Yeah, I make my father do a lot of stuff. Do that like that. I don't understand. Okay, I'm gonna draw on the wood and cut. Come on, go. He don't have the high 3D. Yeah. My father. It's a movie room. Yeah. A ito yung screen. Project. That's projector. Yeah. Yeah. Ah, I projector. Oh, my thing. The screen. Did we show the screen. The, and the projector the there. Yeah. Brought it down. Oh yeah? Yeah, just yeah. Before? You, I just want to show ito, basement ito. Oh. Very nice. Okay. Nice. This is the last Wednesday. Last Wednesday? Yeah. Oh. I have to take off. Oh my God! Hello. Send that to me. Dahil magandang trabaho hindi wala silang ganun. Oo. Down to earth. They call the La Pomeri. Ah, ito yung ano? Maliit na eskwelahan. Eskwelahan. At least malapit lang sa kanila may maliit na eskwelahan. Ay bagay malalaki ng mga anak may. Pupunta tayo doon sa ano, doon dito sa sinasabi kong apple. Gusto ko talaga dito itong bahay na ito eh. Oo. Sabi ko nga, just, anak, pag pinagbili mo yan, pwede ba? Bili mo. A-house eh. Oo, may attic siya. Kasi A-house. Maganda ng mga bahay dito. Pauwi na kami. Nakalis na kami sa bahay ng anak ni Ate B. Wow, maganda ng kanilang. Alam mo, yung ambiance dito, ang panalo ka dito. Makaganda ng ambiance. Very cool, very peaceful. Quiet. Saka ang linis ng area, no? Yeah. Maganda ng ano nila, oh. Kamukha mo, Ate Bea, yung... Kamukha ko. Oo, yung anak mo. Lalaking version. Nag-drop by kami dito sa bilihan ng mga apples, mga product ng apples. May apple cider. May masarap daw dito yung apple juice nila at saka apple pie. Ayan, titignan natin sa loob. Paano ang aming mabibili dito. Entry. Saan yung apple juice nila? Yes! Hi! Nasa ilalim kami ng puno dahil kami ay magmimeryenda at Ate Beo. Dito sa St. Hyacinth. Sa lugar ng anak kami. Ni Ate Baby. Masaya kami. Napakabait ng anak ni Ate Baby at ng manugang niya. Kasi si Ate B. Kami. Kung hindi si Ate B, hindi kami nakarating dito. Tama. Ang saya-saya. Yung kanya mababa. Hindi ate, sa akin pa rin yan. Sa'yo pa rin yan. Oo. Sabi nga ni Kimi, Grandma, who's this dad? Ah. Different. Gusto ni Kimi, sabihin mong gamitin yung baunan. Kasi dahil meron pa ako eh. Anong ibig mo sabihin baunan? Nang tubig. Tubig yan ate. Oh. Lagay niya ng tubig. Kung gusto niya ng medyo warm water. Warm or cold? Kung gusto ni Kimi. Warm or cold ba yan? Oo, warm and cold. Thermos yan eh. Sa ate niya galing. Ansi pag hindi, di sa US ko na nabili. Oh. Pero parang dollar store din eh. Hindi, wala akong nakikita sa dito. US sa US ate? Sa US? Dito sa may, ano yung nakita natin, please, na parang yung Japanese store ate. Oo, sige. Ito si Ate B, siya ang matyaga sa amin na magpasyal. At ako naman ay sinasamantala ko yung two months ko na lang na natitira na bakasyon dito.
sa susunod naman uli, sa pagbabalik. Saka lang uli kami uli magkakasama. Kaya sulit-sulitin ko na dito sa dalawa kong friend. Kay Sis Tessie at saka kay Ate Be. Thank you so much. Oh, ciao, ciao, ciao. May baon kami spaghetti. Spaghetti Pilipino. Pula ang sauce. May fruit salad. Itong fruit salad, pabaon ni Cindy yan eh. Di hindi magugutom ang mga seniors. Isabel. Oh, Isabel. Oo, makwento siya. Makwento siya. Mahalaga. Hindi siya nakakahiyang puntahan kasi makwento. Hindi. Entertainer. Napakahusay sa mga anak. Napakahusay niya. Mamimiss ko itong mga ganitong... Mamimiss ko kayo. Namimiss ko itong masisipag kong mga tagapasyal. Ako ba mamimiss nyo? Balik ka next year. Ako ba mamimiss nyo? Of course! Next year ba? Balik ka. Balik ka na next year. Kasi kasuhin mo lang yung mga gagawin mo doon. Balik ka kaagad. Mag-i-enjoy muna ako't ate sa Pilipinas. I-enjoy ko muna yung aking apo marami din doon. Marami ka rin tropa doon eh. Oo. Hindi, at saka yung apo, si DF kasi, naku, gustong gusto na niya na makasama lolo, makasama ako. Wala din kasi ang kasama. Alam mo bang si Gabi, nung kakatuwa, laging minimension niya, kuya niya. Kuya DF. Oh, yeah. Yung Coco Melon, di ba may mga characters doon ate? Yung isang, mas malaki sa kanya, ang tawag niya doon, Kuya DF. Tapos siya si JJ sa Coco Melon, si Gavin. Lagi niya na may mention yun. Kasabi ko, masarap siguro kung itong magpinsan na to magkasama. Kasi si Gavin, sabik din sa mga cousins. Wala din cousin dito eh. Siya lang, wala. Ay, yung darating naman, two girls. Ewan ko, rumble yan. Wala silang babae. Wala silang lalaki. Two girls yung ay, anak ni Marlon. Malaki-laki naman na si Ellie. Medyo dalagindig na si Ellie. Yung isa maliit si Maya. 4 years old. Okay, parang lumamig eh. Kahit na sa thermostat siya, lumamig. Masarap to ate kung mainit-init, yeah, diba? Masarap pag mainit ang spaghetti. Napanood ko yung yung My Day niya yung DF nag-bowling. Kasi ate ano siya, chubby. Ang daling mataba. Kaya ginagawa nung nanay at tatay niya, ni-engage siya sa mga sports, sa mga laro, nagba-basketball, swimming. Mahusay mag-swimming. Marunong mag-swimming. Taba eh. Tinuturuan nga ako ng mga apo ko mag-swimming, hindi ako matuto. Kasi takot ako sa tubig ba? Ah. Yung palaging nasa isip ko, may hihila sa pa ako. Oo. Oh. Ay, dyan ka, ate, daig kita dyan. Kasi maliit pa ako, sanay na ako sa ilog kasi tabing ilog kami. Ah. Sa province, tabing ilog. Tinatawanan nila ako eh. Walang nagturo sa amin, pero natuto kami. Katataka sa nanay at tatay ng paliligo sa ilog. Pero nalunod ako. Nasagip ako ng pamangkin ko na mas matanda sa akin. Doon talaga naging very eager ako matutong lumangoy. Kasi nalunod ako eh. Hindi na ako nakasayad sa ilalim. Ano na ako pag ganyan-ganyan. Mabutit nakita ka. Nakita ako ng pamangkin ko na medyo malaki sa akin. Matanda sa akin. Nasagip kami. Dalawa kami ng pamangkin ko. Na magkasing edad kami. Ang nangyayari sa amin, bumabaon ako, lumalabas siya. Pag siya naman ginanong ko sa ilalim, ako naman ang lumalabas. Kaganoon lang kami. Nung napansin kami nung pamangkin ko na, bakit nagkaganoon lang kami? Lunod na kami eh. Dami na namin na inom na tubig, sis. Oh my.
mabuti nakita kayo. Yeah. Kung wala nakakita sa amin, patay kami. Ito ang laman noong pinasok namin mga gawaan ng apple. May apple cider, may apple wine. Masasarap kaya yan, ate? Ano ba yung rabas ko na yan? Apple sick alcohol. Ha? Apple, eh. Ah, mga wine siya. Wala ka pa ate natitikman dyan? Wala ka pang natitikman dyan? Wala pa. Alin, alin ang walang alcohol? Ito na, no alcohol. Ano naman? This one is no alcohol. At least may alcohol. 5%. $3.95 ang isa, pero pag kukuha ka ng 4, 10. Alin? Yung walang alcohol. Sis, alin dyan? May apple dito kanina. Apple wine? Wine siya, pero wala ka pa lang? Wala ka lang ako. Nutritions. Second stop namin. Nakakita si Ate Ben ng pottery. Pottery maker. Dadahan ng mga pots. Ayan, oh. Ate Baby kasi is isa sa pinaka may magandang garden. Kaya para naging interesado siya na makita niyang may pottery dito. Bird's house. Talagang nagpa-pottery siya. Siya lang gumagawa, ate? Yeah. Yeah, and she has different place. Ah, beautiful. Nice, huh? Yeah. Yeah, beautiful pots. Yeah, it's so passion. Ate, ito napakagandang art niyo. I'm sorry, you know, English is not my first language, so sometimes... Yeah, Quebec? No. Or sand. Sand in the clay. So it's
So it's very resistant. Yeah. Mm-hmm. And you make it downstairs? The clay, no, we buy it. But all the rest, yes, it's downstairs. It's downstairs. Yeah, it's our studio. Must be amazing to see. Yeah, you have to come not on a Sunday. Sunday, I have a full of time for you to explain, but during the week, we're working. So for you also it's very interesting because you can see yes. So for that come the way back home. River Richelieu. Ayan yung lake, madadaanan natin yung lake. Ayun yung church. Ayun yung mga nag-speedboat. Ayun yung church, oh, ano? Ah, oo. Yun pala yun. Oh, maraming ang water sports, maraming speedboat. Richelieu view. Ang lake, sis? Ano yung road na yun? Yun yung kabila. Daanan ng tao lang, ano? Hindi pwede ang car. Yung bicycle. Mausok pa rin. Hello amigos and amigas, mag-e-end ako ng aking vlog. Tapos na ang aming aming pasyal na tatlo ni Ate Baby at saka si Sis Tessie. Ayun, natapos ang aming Sunday na masaya, may kwentuhan, may konting kainan, at ang importante, nakapag-banding kaming tatlo. Bye for now. See you next vlog. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye, sis. Bye. See you soon again. Yeah. Soon, huh? Soon.